US. Sulat, ano? Postmate, post office, wala na. No? Messenger, text na lang, ano? Sa America, pag may tumating na sulat sa amin, takot na takot ako. Dati, tuwa-tuwa ako. Pag may sulat, eh, nakakatuwa, eh. Papasahin mo, saan galing, saan galing? Ngayon, alam mo na ako saan galing. Sa Meralco, sa PNDK, sa Maynila, doon sa apartment, tako, sa kotse, tako. Kaya pag nakakita ko ng sulat, ayoko nang buksan. Alam ko na yan. So, yung mga message ay mapakadali na ngayon. Kaya sa ating technology, lalo na ang message ng Panginoon ay napakadali. Kahit saan kayo magpunta, wala ng dahilan para sabihin mong hindi ka makapagbasa ng salita ng Diyos, makatinig ng salita ng Diyos. Sa Facebook, nandito na. Nakita mo, maraming mga verses na araw-araw. Eh, sino nagpe-Facebook dito? Isa lang. Hindi bali walang bakod, basta may panlog. Nabago mo ito, no? At tingnan na, no? Nung araw, wala tayo. Sumobrang demand ngayon. Kaya bumilis at tangpo ng buhay. Kaya ako ay nagulat dito sa pag-uwi ko. Hindi ko kasi ko nagawin ng bandang sa Rapayo to, eh, Baliwag. Maraming na palang bypass doon ngayon. Sa Baliwag, mayroong bypass na diretso na sa Kalumpit, pagkita sa Ternato. Diba na ko? Dati wala yun. Yung bypass ng Balagtas, going to San Ildefonso na. Dire-diretso na kung going to Kabahan na ito. Mukhang dumadami na karsada. Maganda. So, ang nais ko ibahagi sa inyo ay hindi lamang pag-unlad ng ating lipunan, ng ating teknolohiya, kundi ang pag-unlad ng ating pananampalataya. Dito sa Mark 8:34, pakibasa nga tayo sabay-sabay. 1, 2, 3, go! And when he had called the people unto him with his disciples, he said unto them, whosoever will come unto me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. Yeah. Ang nais ng Panginoon, tayo ay maging tagapagsunod niya, tagasunod niya. Kaya sa KFC ay pinagbabawal na ang pagiging member. Sa ngayon pa kayo? Hallelujah! Sapagkat ang kailangan ng Panginoon ay disciple. Doon sa other version niya ay called the people unto him. Ay pala, nakalagay, with his disciple. So, kaya bawal ang member, kailangan disciple. Magle-level up na. Hindi lang yung member. Kasi malaki ang pagkakaiba nun. Yung member, eh karaniwan eh, yun ang kaso naming mga pastor. We are only pampering the member. Pag nagpupunta kami sa mga reporting na, tatanungin na kami ng mga superior namin, oh, what happened to your church? Eh, bishop, ganun po sila, masigla pa rin sila. Pero yung tinatanong ko, nasaan na yung mga miyembro nyo? Nasaan na ng level? Eh, masigla pa rin sila. Dumadalo naman o, nagbibigay naman, araw, ligo-ligo, umate. Nasaan na yung miyembro nila? Ano na ang kalagayan ng miyembro? Pinapamper pa rin. Ibig sabihin, pinapamper, di ba yung bata, lalagyan mo ng pampers para tumahan, para mabuhay lang, huwag maging maingay. Hanggang ganun lang, hindi na makalaki. Eh, meron pang matandang pinapampers. Meron pang may sakit na yun. Yun, kaya pinapampers yun, lalagyan mo ng pampers. Basta pinapampers. So, kailangan, ang member ay hindi manatiling member. So, kanina, kausap ko yung may-ari nito, si Kuya Manny. Sina-challenge ako ni Kuya Manny, pasto, magtatatlong taon na kayo dito. Isa ba lang? Gusto ko na kayong paalisin. Diba? Mukha ko may paalisin eh, hindi pa kami malago.
sina-challenge ko kayo, meron daw siyang lupa doon na malaki, eh pag-isipan nyo na doon kayo lumima. Kaya ayaw na tayo dito. Kaya challenge ko. Kasi nakikita ni Kuya Manny, lumanago tayo. Dumadami na higa kayo, pastor, hindi na kayo kasi dyan. Kaya panalangin natin, doon na kayo doon sa lupa ko. Meron pala sa lupa ko na subdivision daw yun, nag-offer. Ibinibigay yung open space para pagtayuan ng building ng multi-purpose. Pwede gawing church. So, yun yung challenge sa atin. Kasi hinahanapan na tayo ng upgrade. Kailangan mag-upgrade na tayo. Sapagkat ang miyembro ay pupunta sa church, makikipagkamayan, uuwi, pag hindi mo nabati, magtatampo. No? Pagka nilagnat at hindi na ipanalangin ni Pastor, magagalit kay Pastor. Naglalakad, natapa. Hindi na i-announce na mga kapatid. Ako, si kapatid, hindi natapa. Wala mo lang kayo kakonsek-konsek. Kaya magtatampo na yun. Pag na-late at sinaraduhan ng church, nako, kung ano man yun, na-late yun, nakasara na, kapila para sa akin. Hindi na babalik yun sa isang bingko. Diba? Dito kailangan isara kasi may aircon palit. Palit na aircon palit, hindi kaya. So, ganun ang miyembro. Laging humihingi siya na siya'y subukan. Lagi siyang naghahanap na siya'y kalingain. Lagi siyang naghahanap na siya'y bigyan ng priority na church sapagkat siya'y miyembro. Yan ang lumang tugtugin sa nasabi ng Apo Hiking Society. Lumang tugtugin. Kaya ang church, noon, napakahirap lumaki. Dahil ganyan ang practice. Sa Amerika ngayon, yung mga Methodist church nagsasaray. Natitira building. Kasi 1700 sa Amerika, majority ng denomination doon ay Methodist. 1700. 1800. Majority ng Amerikano ay Methodist in John Wesley. At may batas noon sa Amerika na pagdating ng Linggo, sarado ang mga tanggapan. Sarado ang mall. Sarado ang mga tindahan. At lahat ng tao obligado na sa church. 1700 yun ang batas. Kaya na-upgrade ngayon. Nabaliktad. Pa-worse yata. Ngayon, naging ang Sunday ay naging center of economic activity. Pero doon, meron pa rin mga state na pagdating ng hapon, sarado ang mall. Pero dito sa Pilipinas, mientras holiday, bukas ang mall. Doon, lalo na pag holiday, half day lang. Ganun pa rin. Pero nagbubukas na, hindi ka tulad nung 1700, sarado lahat. Kaya doon sa New York, isang pinuntahan ko, bawat kanto ay merong malalaking church. Dalawang block lang, merong malaking Lutheran, malaking kanto, Baptist, Methodist, kung ano-ano mga churches. Zoe, galing sa Methodist. Pero ngayon, puro building na lang natin tira. Meron kami pinuntahan isang church sa New York. Magsisip pa sana kami, pero may nakapaskil. Sarado yung kapila, may nakapaskil. Nakalagay doon, sa Tagalog, maghintay kayo ng advice kung kailan ang worship at tumawag sa telephone number na ito. Saan ka doon? Kaya meron lang advisory na kung kailan bubuksan. Ganon, building na lang natira. At yung iba, binibenta na yung building. Nagkulong kumagamit eh. Babayaran mo ang mga bawal kasi ang building doon na nananatiling bulok, lalo na yung mga pinagtitipunan ng tao. Yung maraming gano'n. Pag kasira ang bubong mo, susulatan ka ng polis ng department na sabi, dapat iparepair mo yung bubong mo. Baka makabagsak yan, may mga aksidente. Ganon. Hindi ka mukha sa atin, bulok na yan. Alam pa kaya alam ang state. Diba? Ayaw palaglagan ka. O ito mabika. Alam mo pala, mahalaglag yan.
Doon, hindi. Kaya bahay doon, pagbulok, ay tapos susulatan ka ng city. Ipa-refer mo unless didemoni siya. Ganon. No? Kaya, masalamat sa Panginoon, pati-tibay ito. Mahirap pa yun. Kaya, sinachallenge tayo ni Sir Manny na tatlong taon na daw po tayo, wala pa siya nakikita. One year pa lang. Oh. Ah, gusto niya maging tatlong taon pala. Pagdating daw ng tatlong taon, kailangan, wala na tayo rito, doon na tayo sa kanila. Challenge yan, di ba? So, ang sabi nito, ang gusto ng Panginoon, tayo maging disciple. Pero kung pag-aaralan natin, yung mga naunang naging disciple, baka magdalawang isip kayo. Sapagkat, kung babasahin natin yung kwento, istorya ng mga disciple na sumunod sa Panginoon, ano ang naging tingin o ending ng kanilang buhay? No, nasa Facebook rin, nabasa niyo ba yan? Si Ptr. Ano nangyari kay Ptr? Anong kamatayan ang dinanas ni Ptr? Pinutulan ang puno, merong tinali ng pabaliktad, merong nilagay sa kumukulong mandika, ipinaginawang bilanggo, hanggang sa mamatay. Sumatotal, halos lahat yata ng alagad na yun, namatay ng hindi magandang kamatayan. Bakit pa tayo magiging alagad? Ganito yung pala pupuntaan natin. Ha? Kaya ang pagsunod sa Panginoon ay dalawang bagay. Una, ang sabi rito, whosoever will come after me, let deny himself. Kung gusto niyong maging alagad ng Panginoon, ang unang gagawin, deny himself. Yan ang pinakamahirap na kalaban. Sa lahat ng kalaban. Kaya inuna nung talatang ito, yung mahirap bago yung madali. Pero madali ba yung pasanin ni Cross? Mahirap din yun. Pero mas madali yung pasanin kesa sa deny yourself. Sapagkat yung sarili natin, sabi nga nung kwento, mayroong sa muting sa Mintundo, pati sa bilanggoan ng mga siraulo. Meron, minsan, kami ko kasi dati ay nagtayo ng drug rehabilitation center ng mga addict. Kaya sana kung kami nandito pa, tulipin, kikita kami ng malakas ngayon sapagkat si Presidente, ang kanyang pet project ay about drugs. Kaya, maraming project noon, tayo kami ng rehabilitation, ginagamot namin, ako ang spiritual director, at pagpupunta ako doon, ang aking assignment doon ay counseling sa pamilya at sa mga adik. At pagdating ko roon, marami kong nakikita ginagawa ng mga adik. Yun. Kaya mga bataan, ganda-gandaan yung harap sa akin, baka mapagkamala ko. Meron doon, salita na salita. Nagsasalita mo isa. Napapranik na eh, kalapitan ko. Oh, pastor! Andiyan pala kayo. Okay, good morning. Kamusta na? Sandali lang po eh, pastor. Bakit? May kausap lang ako. Sino nga kausap mo? Ayun yung sarili ko po. Nag-uusap. O sige, ano ba pinag-uusapan ninyo? Nagtatalo po kami. bakit magkagalito kami ngayon? Disgrasya. Magkagalito pala sila ngayon. Pangalawa, punta ko. Yung isa naman, may nang ginagaganyan. Uhuling kayo. Ano ba ang ginagawa mo? Nanguhuling ka baka ng tutumi? Hindi. Nanguhuling po ako ng kalapak ng elepante. Disgrasya. Anong nahuling ka niya? Siyempre, sasakyan mo. Ano yung nahuling mo? Ay, elepante po, sisilipin ko. O ano? Kulay asul mo, kulay asul. So, mga kapatid, binanggit ko yan sapagkat
yung deny himself, eh, yun ang kalaban eh. Kaya ho, napakaraming kabataan ngayon ang nakapagtataka. Si President Bigong, alam natin na pag ikaw ay naging drug user o pusher, papatayin ka. Sa kayo sa record ay mga 5,000 na ang namamatay. Pero nakapagtataka, hindi pa rin tumitigil. Diba? Sabi ko, itong mga batang ito talagang hindi mo maintindihan. Hindi nagbibiro, Presidente. Pag nahuli ka, talagang sabi ni Mike Enriquez, di ka tantantan. Sabi, ayaw mo magtantan sa ginagawa niya ng drugs. Alam namang pinapatay, di ba? Talagang kahit nga ang pula kay Presidente, eh, Presidente naman, lahat ng mahirap pinapatay mo. Yung mayayaman, wala ka pinabalita ang pinapatay. Problema na niya yun. Ang problema mo, kung ikaw hindi ka nagbabago sa sarili mo, eh baka ikaw ang papatay. Kaya huwag na intindihin yung problema ni Presidente na yung mayaman ay hindi napatay. Ang sabi nito, deny himself, deny yourself. Iyan ang number one na kalaban natin para tayo maging alagad ng Diyos. No, katulad ngayon, Linggo. Nako, pupunta ka dito sa church na to, napakainit. O pupunta ka sa SM. Sa mga Linggo, kahit hindi ka bumili, malamig na eh. Ha? Kung ikaw eh, may ginawa kagabi, eh, nami, sarap matulog ngayon. Diba? Kung ikaw nag-aaral, siyempre, isang Linggo kong nagbihis. Masarap maglaba ngayon para bukas, siyempre, susunod ako. Katulad ngayon, nagdinig ko, mayroong mga sale na pinuntahan, nag-shopping ata. Shopping ata. Mas sale ngayon eh. Nabili. Yan, ako, hirap kalabanin nila. Diba, ano pa yung dahilan nila? Hospital. Thanksgiving ng school. Et cetera, et cetera, et cetera. Talaga napakaraming schedule yan. Kaya deny himself eh. Kaya nakalaban natin yung sarili natin para tayong maging disipulo ng Panginoon. Pagka kasi member ka lang, pwede kang mag-excuse. Kasi member ka lang. Pero ikaw ay disipulo, mas lay higher level up yun. Diba? Eh, ikaw ay hindi ka basta-basta mag-a-absent sa gawain ng Panginoon. Hindi mo basta-basta ipagpapalit yung sinasabi mong mahalaga. Sapagkat may binanggit sa banal na kasulatan, noong ang Panginoon ay naglalakad at merong tatlong taong, klaseng taong gustong sumunod sa Kanya. Ang sabi nung isa, Lord, susunod po ako sa iyo. Pero uwi muna ako, papaalam ako sa asawa ko. Diba? Yung isa naman, Lord, susunod po ako sa iyo. Pero kailangan po, ilibing ko muna yung patay namin. Ha? Ano pa isa? Susunod siya sa kay Lord. Pero, teka po muna, marami ho akong trabaho. That is a question of priority. Alam nyo kahapon, ako'y gusto ko nang mamahinga kasi dalawang linggo lang po ako rito. Mission ang sinabi ko, napunta ako rito pagka pag-uwi ko, nag-lecture ako sa seminary, sa Bataan. Nag-speaker ako ng Pabao. Nag-ayos ako ng reunion. Wala ako para sa sarili ko eh. Ang pinakapahinga ko, magkarpintero. Sa pagkasama ko yung kuya ko, yung aming bahay, yung aking mga apo. Lahat ng gamit sa bahay, sira. Alaga na mga luto mga apo ko. Umalis ako, buo ko, sira. Sira lahat ng doorknob, lahat ng pinto. Kasi ilalak, naiwan siya sa loob, hindi mabuksan. O minsan naman lumabas siya, nawala ang susi. Sisirain ngayon yung doorknob. Sira lahat. Kaya nung dumating ako, lolo, sira, sira, para sira. Nako, sira lahat. Yung mga plus ng toilet, sira lahat, hindi nagpa-plus. Kaya, mga bata pa, hindi makapagbuhos at mabigat yung timba. Kaya yun, puro carpintero ko. Ako si maming mga dingding. Mga inanay lahat. Naku,
nagpalit kami ng dingding. Kaya yung aking pahinga, pamamasyal, wala, hindi ako nakapamasyal. Kaya ngayong gabi, eh babalik na ako sa Amerika, mamayang gabi. Eh bago pagkatapos nito, pupunta pa ako sa family grand, family reunion namin sa Malolos. Pagkatapos noon, dire-diretso na ako sa airport. Doon ako matutulog sa pagkatang flight yung bukas eh, alas 9 ng umaga. Kailangan alas 6 na sa airport na ako. Sabi ko, ah, napakasarap ng bakasyon. Pero alam mo, pagka ikaw ay alalim ng Diyos, disipulo ka ng Panginoon. Iyan ang unang-unang mong kalaban. Ididinay mo yung sarili mo talaga. Ako eh, kanina, bupuro, nantok na. Nananalangin ako, nakakatulog ako eh. Sa pagod. Diba? Masarap matulog. Yan ang pinakamasarap sa tao eh. Matulog, nasa airport, at kumain ng libre. Yan ang pinakamasarap sa buhay ng tao. Diba? Kasi pag pupunta ka sa church, sasama ka sa BG group, ang tawag yun dito? Live group. Sasama ka sa witnessing. Sasama ka sa mga sharing activity para sa paglago. Pagsishare, mahirap na trabaho yan. You need an extra effort to do that. No? Pero yung ikaw ay maupo sa television, kaharap ang TV na don't, ano na? Bawal ang judgmental. Yun ang uso-uso sa kapapalit namin. Sa Inbulaga. Bawal ang judgmental. Naka-aircon, naka-electric pan. Relax na relax ang buhay, napakasarap mo. Diba? Kaya lang, pagkakain ka na, wala ka nang kakainin. Kasi hindi na trabaho. So, isa sa pinakamahirap para tayo'y maging alagad ng Diyos ay ang ating sarili. Kaya kailangan nating pag-aralan paano i-deny. Hindi naman ibig sabihin, lahat ng ginagawa mo na hindi gawain ng Panginoon ay masama. Ang question lang doon, sino ang prioridad ng buhay mo? Yun lang. Hindi naman ibig sabihin, hindi ka na pwedeng manood ng sin, hindi ka pwedeng pumunta sa kundi eh. Kailangan mo yan sapagkat ikaw ay tao na meron. Kailangan masiyahan. Kailangan mo yan. Mag-enjoy. Bakit yan ang plano ng Diyos sa atin. Abundance life. Pero kahit sa ganyang kaparaanan, dapat alam mo paano mo babalansihin ang buhay mo. Paano mo ipapakita na mas priority mo si Lord sa buhay mo. Amen? Amen. Yeah. Priority. Alam mo, nag-aral ako ng world religion sa New York. Eh, ang Christianity, pinagtatawanan nila. Sapagkat ang Christianity, yung Christian na masyadong demokrasya. At yung pala sa church, ang ayaw ng Jewish, ang ayaw sa Islam, ang ayaw sa Hinduism, ang sa iba-ibang mga relihiyon sa mundo, ang Kristiyano, kaya hindi umuunlad, masyadong demokrasya. At yun ay hindi adaptable sa church. Pinipilit natin na ang church ay maging mag-operate like a corporation, lalo na dito sa Pilipinas. Lalo na natin mga miyembro, pag nakapagtrabaho sa matataas na posisyon sa kumpanya, aba yung posisyon niya, yung system ng kumpanya, ay pinapasok na sa loob ng church. Diba? Ako'y may miyembro doon sa kalumpit ng araw, Vice President ng PLDT. Susunod doon, Presidente na. Pero ang Presidente, yun ang may-ari. Yung Vice President, marami silang Vice President. Abe, naging miyembro ko po yun sa Methodist Church. Kung ang gusto niya, kung ano yung sistema ng PLDT, yun ang maging sistema ng local church. Yung sabi ko, kapatid, napakalaking pagkakaiba sapagkat ito'y church. Ito'y sa Panginoon. Ang kapangyarihan ang gagaling dapat sa itaas, hindi nang gagaling sa ibaba. Sapagkat ang disipulo, disipulo ng Diyos, hindi disipulo ng tao. Di ba? Tayo'y disipulo ni Lord, kaya si Lord ang masusunod. Hindi yung sinong mayaman, sinong may karanasan,
kung sino yung may pinag-aralan na siya ang nasusunod sa pagpapatakbo ng iglesia. Yun ang mali, lumabas po sa pag-aaral namin sa seminary. Kaya pala ang Methodist, isa sa ganya, masyadong demokrasya. Ang power nanggagaling sa ibaba. Di ba? Merong church conference, mga tao yun. Susunod, darating sa district conference. Ang bobotohan, eh, doon nagkakapolitikahan. So, kailangan, tingnan mo ang Katoliko. Ang Katoliko, sa paano pinipili ang kanilang Papa? Alam niyo naman yan, ang pag-aralan niyo naman sa eskwela. Ang Papa nila, pinipili yan ng mga kardinal lang. Walang lay na pumipili dyan. Nagsasara sila ng kwarto. Kung 2,000 yung kardinal sa buong mundo, sasara yung kwarto. At ang mga tao sa Vatican, titingala lang. Titingala, titingin sa chimney. Alam niyo ba yung chimney? Nilabasan ng usok. Pag nakita nila si usok na itim, wala pang nahalal na papa. At by meeting sila doon, sila ang pumipili among themselves sa mga kardinal. Pag binapili na, ang usok magiging puti na. Ayun, ibig sabihin, may napili ng papa. Ibig sabihin, talagang may sacred sin. Ano, banal na paraan. Sapagkat sila-sila lang ang naghahalal at talagang nananalangin sila at sinasabi sa kanila na iyon ang ibinigay ng Diyos na maging papa. Ang Pope, at very powerful ang Pope sa buong mundo. Isang tao yung pinakamakapangyarihan sa Katoliko. Kahit ang mga monsenyor, ang mga kardinal, pero saludo sila lahat sa sinabi ng Papa. Eh dito, sinabi ng Bishop, so sabi ng Diyos, Bishop, baka mas maganda ito, oo nga. Sinabi rin ng Pastor, ng Diyos, ng Pastor, sa membro, sinabi ng Pastor, ito po ang gagawin natin, eh Pastor, ito po mas maganda, patay. Yeah. Doon lang, eh, simpleng dahilan, kitang-kita mo, na hindi nanggagaling sa itaas ang kapangyarihan ng Charles kung hindi nanggagaling sa ibaba. At yun ay napatunayan na sa mga karanasan sa history, mapanganib yun, hindi umuundan. At dahil yun ay nagkakaroon ngayon ng pagkakahiwalay at dikulor at puti. Diba? O, pero kung tayo ay katulad ng Iglesia ni Cristo, yan, maganda pong sistema nila. Centralize siya, galing sa itaas. Pag sinabi ni Manalo, sa tama o mali, sumunod ka. At ang mga membro ng Iglesia ni Cristo, matatalino yan, si Justice Cuevas, mga kapatitili niya, pero tamimi sila. Handa silang sumunod, handa silang magpailanin. Sapagkat paniniwala nila, sila ang mga pinili ng Diyos, yung mga tao na yan. Kaya dapat kami sumunod sa kanila. Sapagkat kaming mga pastor, bago ka maging pastor, napakahirap. Ha? Merong screening, eh, dapat visa. Pakikibalitaan muna kung ikaw ay chismosa, chismoso, pastor. Ikaw ay may kaso, merong kahinaan. Bago ka tanggapin at pag tinanggap ka na, kailangan sumunod ka. Hindi lamang sa educational attainment. Isa lang yun. Kailangan mag-aral ka na mag-aral. At alam ka tapos ang pag-aaral yan. Pangalawa, yung buhay mo, kailangan unti-unti bumabago. Hindi naman sinabi bago agad. Unti-unti na. Ganyan. Tapos every year ay binapasa ang aming character, yung mga technical term, meron tinatawag na passing of characters. Pagka ang character ng isang pastor, ng isang diakonisa ay naging questionable, hindi i-re-renew ang kanyang license. Magda-drive kami ng without license. Driving without license. Violation mo. Kaya sa church, hindi po ganun kagandali ang maging pastor. Sapagkat kami ay mga tumugon sa tawag ng Diyos. At ang tawag ng Diyos na yan dapat ay makita ng mga tao. At sundin, irespeto. Sapagkat pag hindi ginawa yan, hindi sa Diyos yung samahan na yan. Kaya, ang church, hindi baling may pastor, walang membro. Church yun.
hindi pwedeng may miyembro, walang pastor. Hindi church yun. Cooperative yun. O, organization nyo. Walang pastor. Pero pag may pastor, church yun. Sapagkat, simple yun, ang power ay galing sa itaas. Sapagkat ang mga pastor ay sila unang tinawag para maglingkod. At pag tinawag ka ng Diyos, nakakasama ka sa disipulo ng Diyos, unti-unti mong pag-aralan at praktisin na i-deny mo ang iyong sarili. Alam nyo, hindi naman puro negative ang pag... Hindi naman may negative ang maging disipulo ng Diyos. Pag ikaw ay sumunod, unti-unti mong sinisikap sa buhay mo na makasunod ka sa Diyos, ang pangako ng Diyos, alam nyo na yun, sa John 10:10. Ha? Ang naparito, ang anak ng Diyos, hindi para magnakaw, kundi magbigay ng buhay na kasiyasya, sa English, abundance life. Masagana, hindi lang pag tinanong kayo, oh, kamusta ang buhay mo? Ito po, buhay naman. Pagka ikaw ay disipulo ng Diyos, ano ang buhay mo? Ay, masagana po. Oh, di ba? Ibang sagot yun, yung isang buhay. Ano ko, kararaos din. Oh, hindi, kailangan ang sagot natin ay buhay na masagana sapagkat yun ang pangako ng Diyos. Pero bago mangyari sa iyo, meron kang ginawa na. Sinikap mo na ma-deny mo ang iyong sarili. Ikalawa, ay, ito, madali-dali na yun. Take up his cross. Pasanin mo ang kanyang cross. Madali na ba yan? Madali magpasan. Okay, minsan nalulungkot sa Amerika kasi puro trabaho inaabot namin doon. Sa church, pagod. Naghahanap ako sa YouTube ng mga katatawanan. Kasi nakaka-therapy sa akin yan eh. Okay, minsan eh, minapakinggan ko si Tate Rick. Sino nakapulitsyon nyo kami, Tate Rick, sa YouTube? Ha? Nagka-plarbel yun eh, sabi niya. Nagka-plarbel. Kukwento ko sa mga hindi nakapanood. Ito eh, joke lang ha. Ede, nakita ni Tate Rick. Pagka mahal na araw, sabi niya, pare, may nagpe-penitensya niya. Sige, ba, mahal na araw, nagahampas na kayo. Sabi, oh, tinan mo, ginagawa nila, papahirap sila sa sarili nila. Sabi ni Tatay Rick, sige, hayaan mo lang, pagtapat dito, kakausapin mo yan. Kakausapin din niya yung nagpe-penitensya. Tinapalo ka yan. Nagdugoan na kayo, no? Tumitilan si Kato. Oh, pagharap dito, pagdating sa harapan niya, kinausap ni Tatay Rick. Oh, ano nararamdaman mo pag hinahampas ka? Ay, masakit po. Eh, ilang beses mo na itong ginawa? Pang limang taon na po. Yan ang ba? Pinagalitan ni Tatay Rick. Ikaw naman, alam mo palang papaluin ka. Dapat bago magmahal na araw, magtago ka na. Alam mo ba nasasaktan ka? Eh, bakit gusto-gusto mo pagkatapos ngayon, hirap na hirap ang kalooban mo? Eh, talagang, ikaw eh, dadagdag ako pa yung palo mo eh. Eh, sa susunod eh, kasi isang taon bago magbihan, magtago ka na, at nang hindi ka mapalo. Nagpapasa ng cross, may pasa na, pinapalo pa eh, di ba? So, iyon ba ibig sabihin ng take up his cross? Ano ba ibig sabihin ng cross na yun? Alam mo, pagdating ko sa Amerika, ang mayayaman pala doon, ang pinaka-relaxation nila, mayaman. Sumasakay sa cruise ship, yung barko na yung Titanic, napanin nyo naman yung Titanic, yun. Puro mga milyonaryo sumasakay doon. Iikot yan sa dagat. Kasi ang malilinis ang tubig sa Europe, sa US, napakalilinis. Napakababang ng tubig, hindi ka mukha dito sa Manila Bay. Buti ngayon, nililis na. Talaga yung mga very romantic scene at ang pagkain, talaga sobra-sobra. Yun ang floating hotel na tinatawag. Ang tawag doon ay cruise. Yan sabi ng asawa ko, pagdating
po rito sa Amerikas, sasakay tayo sa krus. Romantic kasi, labit dalawang taong kami na kahit wala yung asawa ko. Dahil nandito siya sa Amerika, kami nandito. Babawi ako sa iyo. Tayo ay mag-honeymoon sa krus. Wow! Napakaganda ng pangarap, ano? Kaya lang, nung magbabayad na kami, $3,000 sa isa. Nako, kaumi. Pasa krus na lang ang gawin natin. Kaya kami hanggang ngayon, hindi na kami nasasakay sa krus. Pasa krus ang inaabot. Sa hirap ng pagtatrabaho para makasurvive. Yeah. Pero masaya naman dahil kami na sa Panginoon. Kaya sabi ko, darating din tayo yan sa krus na yan. So, ano ba yung krus na sinasabi dito? Ano ba yung ipinapapasal sa atin? So, ano ba yung cross na yan? Ha? Alam nyo, pag in-interpret natin yan, napakaraming cross. Sabi ni Satanas, nag-uusap si Satanas sa kasi Lord. Eh. Alam nyo na ba yung kwento na yan? Baka yan, narinig nyo na. Sabi nyo, natatandaan nyo yung mga sermon. Basta huwag ka mag-uulit ng sermon. Nag-usap si Satanas at saka si Jesus, si God. Sabi ni God, wow, ito ang mga tao, ang anak ko, paglinggo, wow, napupuri, naglulundagan para sa pagpupuri sa akin. Talagang sila'y katanggap-tanggap sa akin. Huh? Sabi ni Satanas, wala. Di totoo yan. Dead ba yan? Ano yan? Ano yan? Tawag yan? Charot. Ano ba term? Charot. Hindi totoo yan. Hindi lahat ng nandit yan, anak mo. Ha? Meron siya dyan, nagtetext mo, akin mo. Meron dyan siya, tutulog. May tutulog ba? Ayan, meron isa dyan nakikipagkwentuhan. Meron isa dyan, iba dyan lumilipad ang isip. Yung iba dyan, iniisip yung appointment, iniisip yung pupuntahan pagkatapos ng church. Di ba? Yung iba dyan hindi naman nakikinig ng mensahe. Hindi nakikipag praise and worship ng totoo. Meron lang pinopormahan. Sapagkat gusto niya maging jowa something. Yung iba dyan iba-ibang dahilan. Kaya sabi ni Satanas, hindi iyo lahat yan. Ako, nalungkot ang Panginoon. Ganun ba? Oo. Ganun nga, sabi ni Satanas. Tapos sabi ng Panginoon, dinala sa malaking church. Dinala sa World of Hope. Wow! 6,000 nagsisimba yan sa World of Hope. Diba? Ano ba ba malaki nito? Victory. Victory. Wow! Naku, ang pakasaya. Para ka na sa concert. Pag ikaw ay praise and worship nila, para ka sa concert, napakalibo-libong tao ang nagpupuri sa Panginoon. Kaya sabi ni Satanas, oh, kukunti yan. Makukunti pa yun. Victory, 10,000 nag-worship. Sa World of Hope, 6,000. At na may umaga, may tanghali, may hapon, may gabi. Ang daming nagpupuri doon. Ba? Sabi ni Satanas, kukunti. Ah, ganun? Dinala ni Satanas si God doon sa SEA Games, sa Bulacan, Pampanga, at saka doon sa arena, Philippine Arena. O, tingnan mo. Patukala sa manok yung bilang mo. Mas marami ako. 50,000 ang seating capacity sa Philippine Arena. Ah, di ba? Mas maraming tao ro, nagkakagulo, nagbabayad pa yon. Di ba, may entrance pa yun. Eh, diyan sa kapilya ko, yung pinakamaliliit pa nga, binibigay na donation sa iyo eh. Ah, magkumus kasi ngayon, tagal bunuti ng wallet eh. Maraming $10 dito, o $2, yun lang. Eh, doon, may pupunta sa Philippine Arena, mahal pa ng entrance. Pero nagkakagulo pa, mas marami pa. Di ba? Yan ang mga cross na pinabubuhat sa atin.
hindi literal na cross, kundi maraming mga cross na mga challenge kung paano tayo susubukan, kung tayo, paano tayo magiging matatag na kahit mabigat yan, ay hindi natin ipagpapalit ang ating pananampalataya. Hindi natin ipagpapalit ang ating unang pag-ibig sa Panginoon. Nanuunang tinanggap natin ang Panginoon, lumuluha-luha ka pa. Lumuluhod ka rito, Lord, salamat po. Tinanggap mo ako. Ha? Nung mga kabataan, ang tama nga, sabi nga, napakasipag sa gawa ng Panginoon, kabataan. Nung naging mayap, pag na lang. Nawala na yung masin, pag na lang. Nung tumanda, nako, by occasional na lang ang paglilingkod. Kung may okasyon na lang, saka pupunta sa church, marami ng dahilan. Kabataan kasi walang anak, walang anak buhay, walang maghahabang oras. Pero pagka nagtatrabaho na, may kalaban na ang trabaho. May kalaban na. Pag nananamay, ako may labahe na. O, paano ba yung pastor? May labahe na ako, may trabaho ko, may tahiin ako, may lahat. Ha? Kaya ano ba klaseng Diyos meron tayo? Pagkabataan lang. Pero baligtad sa Amerika, walang kabataan. Hindi na nakakalungkot. Kasi ang ugali ng Amerikano, ayaw nang may maingay noon. Eh kasi mga kabataan, bata, nagtatatakbo sa kapilya, nagpe-present worship, ayaw nila yun. Ang gusto nila na, mga silent, mga sa, sumulat ng santo, 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 akante. Puro yun na lang. Eh tumanda sila, yung mga anak nila hindi sumulat sa kanila. Wala silang develop na kabataan. Kaya, nung si pastor ay tinatawag ng Panginoon na, ito ay bubuo. Eh, kami nag-uusap na nun. Sabi niya, mga kabataan. Kaya sabi ko, iyan. Ang dapat nating gabayan. Sapagkat may sinabi si Jose Rizal. Ano sinabi ni Jose Rizal? Iyan, kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero para sa akin, kulang. Kulang yung sinabi ni Jose Rizal. Kung nabubuhay, pero sabi ko sa kanya, Gato Serizal, pwede yung matukpungan. Kasi ngayon sa Pilipinas, ang kabataan ang problema ng bayan. Diba? Mga adik, sino? Kabataan. Kaya kulang po ako yun na Dr. Jose Rizal. Kung papayag kayo, idudugtungan natin. Ang idudugtong natin, ang kabataan ang pag-asa ng bayan kung matuturuan ng tama ng KFC. Iyan. Amen. Diba? Kung matuturuan ng tama, saka pa lamang magiging pag-asa. Kasi pagka, kasi yung statement na yun, pinag-aralan ko, ang kabataan ng pag-asa ng bayan, ang burden, nasa sarili ng kabataan. Diba? Ang kabataan ng pag-asa ng bayan, ibig sabihin, ikaw na kabataan, kailangan magsikap ka para ka maging pag-asa ng bayan na wala na yung role yung babulang mo. Kaya dinuktungan ko, ang magandang duktong doon, kung matuturuan ka ng tama, sino magtuturo? Unang-una yung magulang. Tinerol ang bante ngayon, dalawa. Doon sa may katawan ng kabataan at sa magulang. At duktungan pa natin kung matuturuan ng tama ng KFC. Yan. Kasama ng church, ang magtuturo. Kaya itong church, alam mo, ako yung, sa lahat ng destino ko, ang concentration ko, puro kabataan. Kaya ang puro problema ay binigay sa mga kabataan. Kaya ngayon, sasabihin ko sa inyo, para huwag na maging problema. Mga kabataan, practice yan. Masaya sa kapilya. Yan, bukas ang kapilya, bukas ang electric pan, ang ilaw. Sige, di balik ako pumasto sa kuryente. Nagagalit sa akin yung mga miyembro, bakit ito pastor pinababayaan yung sayang ng kuryente? Naglalaro lang naman niya, kukwento lang naman sa loob. Alam niyo ako, mas malaki ang disgrasya, ang maliit ang disgrasya pag sa kapilya. Kung sa kalsada yan nag-uusap, delikado, mas malaki ang disgrasya. Pero minsan may nangyari, disgrasya sa loob din ang kapilya. Naku, na-disgrasya ako. Yun pala, nagkaligawa na. Hindi inamis kasi sabi ko sa kanila, pag kayo ay nagkakaligawan na, sabihin nyo sa akin at gagabayan ko kayo. Kasi gusto ko kayo magkaligawan kesa sa iba kayo manliligaw. Saan mo, nakita yung girlfriend mo?
sa beer house po. Sundan yung wake yung girlfriend mo. Sabi, nakita na yung girlfriend mo. Eh, doon po, kakalalakad-lakad sa karsada. Sabi, nakita na yung girlfriend mo. Eh, nandun sa barkadahan. Kaya maganda, dito mo nakita yung girlfriend mo, yung boyfriend mo. Diba? Sapagkat, ito yung tinuturo natin, pinalalaki natin ng community na ganito, klaseng community. Ah, para wala ka na masyadong course na papasanin. Pagka dito mo nakuha ang ibinigay na partner sa iyo ng Diyos. Diba? Sabi nga eh, sabi ng mga Japanese, kaya alam mga Japanese, may kanta. Alam mo nga kayo. Kung ako'y mag-aasawa, walang pastor, may kotse di sa kanya, may bahay, pastoral house pa, may pera, opering pa. Nakatanong dyan ko isa. Kaya ayaw daw niya ng pastor eh. Mahirap ang buhay ng pastor, ano? Kaya, kung kayo'y magliligawan, eh dito, kaya lang, alam ng pastor dapat para mag-guide kayo mag-guide. Kasi nagpaalam sa akin noon, tumawag yung mga magulang mo ng tanan. Ako, pastor, kayo po ang dinadayinan. Sabi niyo po, may practice ang mga kabataan, ang praise and worship. Abi, upo ka po. Eh, pagkatapos yung may prayer meeting, abi, upo ka po. Pagkatapos yung may prayer vigil, eh, wala ako nga akong vigil. Kasi yung vigil, magdamagan yun. Eh, naku, makaya ka nag-prayer vigil, eh, hindi umo eh. Nagtanan pala. Ako, nakidisgrasya ko. Kaya ako, nadisgrasya. Ako ngayon ang naghanap. Naharap namin, nagtanan. Tago, isa lang doon yung mga kabataan. So, para maiwasan ang disgrasya sa mga kabataan. Ngayon pala, maganda sa atin mga kabataan ang pag-asa ng bayan. Kaya nga, hindi magiging pag-asa pag hindi naturuan eh. Problema ng bayan. Baka maging problema ng magulang at problema ng KFC. Kaya kailangan mo maagapan natin agad yan. Na ang agap dyan ay maturuan. Ha? Kaya si Ate Raquel, ang inyong nanay at si pastor, sa babae, sa lalaki, magabayan kayo mga kabataan. Ha? Magpagabay kayo sapagkat yan ang golden rule yan. Ha? Yung mga may karanasan na yan, magbibigay ng magandang rule sa inyong buhay. Kaya yan ay isang cross. Napapasanin ng mga kabataan. Di ba? Kasi andyan na kayo sa stage ng normal yan sapagkat ang creation ng Diyos sa tao ay ang tao ay perfecto na nilalang niya ayon sa kanyang wangis na mayroong damdamin, may emotional at ginawa tayong kamanggagawa, kamanglilikha na pag nagkaedad ka ng 20, eh, nasis, nag-iumpisa ka ng mag-lipstick. O, once, 8 lang eh. Yun eh. Diba? Nag-iumpisa ka ng mag-makeup. Ang mga lalaki naman eh, nagsisimula ng bumili ng pamada. Meron po ba doon? Kung araw, ginagamit na eh, kaya nakalbobo. Ha? Natural yun, sapagkat yun yung anatomy ng tao. Ang tao ay paglilikha ng Diyos, gagamitin niya rin kamanglilikha sa kaibang takitakilang kaparaanan in a greatest way. Isipin mo, ang Diyos, pwedeng pumitik lang ng pumitik. Oh, may tao na dyan. Pumitik. Ay, tao na dyan. Ay, alam mo, walang imposible sa Diyos. Di ba? Eh, di ba si Adan, putik eh ka. O, hindi pa, naging tao. Si Eva, kinuha sa tansya. O, naging tao. Pwede po niya ulit-ulitin gawin yung ginawa niya na yun. Pero bakit hindi niya ginawa? Kasi tao nga yung ginawa niya na pinakamataas na yun at halos kapantay na niya. Kaya ginawa niya kamanglilikha. At ginamitan niya na ngayon ng, kumbaga sa gumagawa ng pelikula, cinematic. Pinaganda. Bago siya lumikha ngayon, ay nilagyan ngayon ng paglikha ng pag-ibig. Pag nagkaroon ng nabuo ang pag-ibig sa mag-asawa, yan, dyan napapasok ang pagiging kamanglilikha niya. Sapagkat ang anatomy ng tao, pagdating nga ng ano, kumpletong ibinigay ng Diyos para maging masaya ang tao.
binigyan niya ng sa pagkain eh, papasok na yata rito sa Pilipinas yung sex education, ano? O, kasi kailangan niya eh. Kasi sa church man, dapat pinag-uusapan niya. Ang lalaki at ang babae, pagdating ng 18 years old, nagkakaroon ng attraction sa opposite sex. Di ba? Nagkaroon ng attractions. Nung mga bata pa, wala pa, di ba? Nagkatatakbo ka, hubot-hubot, di ba? Walang pakialam. Iba, ikaw ba anak yung nagtatakbo? Lahat tayo, bata tayo. Hubot-hubot, nagtatakbo. Wala tayo yung pakialam. Di ba? Pero, paglaki ng paglaki, yan. Nababago. Yan ay kasama sa creation ng Diyos yan. Hanggang sa, baka malaman mo na yung babae at lalaki, na-attract ka na. At hanggang sa maging adult ka, kaya yung pinaghahandaan, tinuturuan ng tama para paano i-handle at hindi maging pasad cross yung pangyayari niya. Kaya ako binabanggit nito sapagkat sangayon sa study o sa survey dito sa Pilipinas, pinakamababang nag-asawa o na-involve sa sex ay 10 years old. Isipin mo yun. No, hindi pa nagkakaroon niya tayo, 10 years old. Ah, meron na yun. Ako ko eh, 9 years old eh. Dinugun eh. Kaya natakot na takot eh. Namulundag sa mami niya, bakit daw may dugo yung panty niya? 9 years old si Gabi. Pero pinaliwanag ng nanay niya, anak, talaga ka na. Nagbabago na yung anatomy ng buhay mo. Yeah, kaya pinaliwanag sa kanya. Naintindi niya, ganun pala yun. Ngayon, naging conscious na. Hindi na basta pagkaligo ng baldi, tatakbo ng hubot-hubot. Nagbibihis na siya. Diba? Bago na yan. Ganun yun. At yan ay kailangan natin turuan para hindi sila maging pasan cross ninyo yan. Sapagkat isipin mo ang survey dito sa Pilipinas, hindi kasi naturuan. Kung hindi naturuan sa bahay, pupunta sa KFC. Eh kung hindi rin naturuan ng KFC, disgrasya ang maabutin. Kahit na sa chats, eh disgrasya pa rin. Kaya hindi susi yung nagpupunta sa chats, eh hindi na didisgrasya. Kaya maraming mga tao nga, sinusumpa ng chats. Kaya nga, kung nagpunta sa chats, nagkagulo-gulo buhay ito. Di ba? Kaya ayoko na pupunta sa chats. Puro away lang yan. Puro problema lang yan. Eh kasi nga, ang problema, hindi natin inaalam ang tamang katuruan. Ang katuruan ay galing sa itaas. Hindi galing sa ibaba. Diyan tayo dapat mabago. Ang Panginoon hindi na babago. Tingnan nyo ang kasaysayan. Siya ang lagi nauna bago ang tao. Siya ang unang lumikha. Siya, binigay niya ang kanyang anak. Siya ang nagturo sa mga alagad. Hindi siya tinuruan. Sumunod ang mga tao at lumaganap ngayon ang Kristyanismo. Pero pinipilit, binabaliktad ng Kristyanismo ngayon. Kaya dumadami ngayon yung krus na binapasang ng mga Kristiyano. Meron isang pastor sa Methodist noon. Magpapastor pa lang siya. In-interview siya, in-screen. Oh, pastor, ikaw ba brother? Ikaw ba magpapastor? Opo, gusto kong magpastor. Ebe, idilista yung mga gagawin niya. Kailangan, ganito gawin mo. Ay, hindi ka pa high school graduate, pagtapos ka ng high school. Pagkatapos ng high school, mag-aral ka ng college. Pagkatapos ng college, mag-seminary ka, mag-doctoral ka. At ito, gagawin mo para maging pastor ka. At yung trabaho mo, naglalako ng mga ano yun eh. Ng mga plastic, mga orokan. Yun ang trabaho niya. Masipag na kabataan. Kasi, yung trabaho mo, babawasan mo na paglalako mo niya. Sapagkat ilalako mo na ang salita ng Diyos. Marami sinabi sa kanya ang boom. Naku, pag-uwi. Natulala. Naku, hirap pala magpasto. Ede, nagsimula siya. Sinubukan niya. Nagpastor siya. Dinistino siya, assistant pastor. Ng mga 2 buwan. Eh, ginawa naman ng pastor. Sinulurit. Binigyan ng maraming trabaho sa church. Ikaw ay ka ang taga-hawak sa kabataan, ikaw ay ka ang taga-hawak sa mga ganon, ikaw ay ka ang magdadalaw, ikaw ay ka ang... Eh, walang pagkaalam-alam. Ang una lang niyang pinahawakan siya, gusto niya magpastor.
Alam niyo nangyari? Pagkaraan ng ikatlong buwan, nag-resign na. Sa magpapasta. Ilang buwan? Nag-resign na. At nung kinausap ko, oh, kamusta ka na? Nako. Nung naging pastor ako, humirap ang buhay ko. Hindi ganyan ang inaasahan ko. Magtitinda na lang uli ako ng plastic. Tahimik pa ang buhay ko. Di ba? Nagdagdagan ang problema niya. Kasi magpapastor. Kaya hindi lahat ng nagpupunta sa Panginoon. May cross tayo papasanay. Pag hindi mo naintindihan ang pagpasa ng cross na yan, pag take up his cross, ganun ang mangyayari sa'yo. Ganun ang mararamdaman mo, pag hindi naintindihan ako po. Problema pala yung pinasok ko na yan. Diba? Hindi pala masaya yan. Akala ko naglulundagan sila, masaya lagi eh. Akala ko nagkakamayan sila, nagkakainan sila, nagkakamayagayakapan sila, ang saya-saya nila. Pero hindi pala lagi ganun. Di ba? Hindi ganun ang disipulo. Pero ang sikreto, ang sabi nito, and follow me. Yun eh, prerequisite. Ibig sabihin ng prerequisite, kailangan bago ka sumunod, magawa mo yun. Kung nag-aaral kayo ng high school, mayroong prerequisite list ng subject. Bawa, kukuha ka ng English 2. First year ka, English 2. Bibigyan ka ba ng English 2? First year ka? Hindi. Entindihan niyo ba yan, mga bata? Hindi kayo bibigyan. Kailangan dumama muna sa English 1. Yun ang prerequisite. Dadaan ka muna sa English 1. Sa pagdadrive, ang prerequisite, kailangan meron kang driver's license. Kahit marunong ka na mag-drive at wala kang driver's license sa gobyerno, hindi ka pwedeng mag-drive. Meron kang prerequisite na dadaanan. Yun yung mag-cross. Kaya yung prerequisite na yan ay kaya prerequisite. Kailangan daanan natin. At huwag kayong matakot. Si Lord, eh, alam mo, hindi naman statista. Alam niyo ba yan? Hindi naman siya natutuwa na kayo'y naghihirap. Meron siyang pangako. Habang dinadaanan mo, dinidinay mo yung sarili, pinapasan mo ang cross, meron siyang pangako habang ginagawa mo yan. Ano pangako niya? Ano pa nga ko? Ha? Ang pangako niya, I'll never leave you. Nor forsake you. Nor forsake you. Hindi kita iiwan. Ni papabayaan man. Kaya yan eh. Testing lang yan ni Lord sa atin. Kaya si Pastor Rodney nung nananalangin na nagkakaroon na siya ng struggle sa buhay niya. Kaya, pare, parang hindi na ako nagiging effective sa Polo UMC. Parang tinatawagan ako ng Panginoon sa isang mission, ministry ng paglilingkod. Kaya sabi niya, didinig ko. Kaya sabi ko sa kanya, lakasan mo pagdinig mo, baka yung nadidinig mo, nagkaringgan lang kayo. Hindi totoo yan. Nadidinig mo. Eh, madisgrasa ka. Diba? Kaya kung minsan, dapat talaga maging matalino tayo sa kalooban ng Banal na Espiritu, yung nadidinig natin, yung talagang yabitin sa totoo ba yan? Sa Panginoon ba talaga yung nadidinig natin na yan? Baka sa sarili mo lang. Kaya ang iglesia na ang puntasyon ng Panginoon, yan ay hindi mawawala kailanman. Hallelujah. Pero pagka ang iglesia, samahan, samahan lang ng tao, mawawala yan. Baka 10 years lang, wala na.
5 years, 10 years, wala na. Pagka sa Panginoon yan, kahit mawala si Pastor Rodney, mawala ako, mawala si Ate Raquel, at sino man ang tao rito na leader ay mawala, itong KFC, nandiyan pa rin yan ang sa Panginoon. Sapagkat ang buhay natin, eh, limitado na lang. Ako, next year, magbe-birthday ako ng 60 years old. Happy birthday. 60 na po. Pero ang pinapanalangin kay Lord, hanggang 60 na lang ako. Sabi ng pastor ko, ano ang hinihingi mo sa Panginoon? Hanggang 60. Ilan taon ka na ba ngayon? 59. Isang taon na lang. Eka ko, kung ako masusunod, isang taon na lang sa akin, 60. Alam niyo kung bakit? Mapagbiro ako eh. Kasi ka ko, pag may nabalitaan akong matanda na at buhay pa, may sakit. Ang narinig ko sa mga tao, kawawa naman. Na malagi nahihirap. Matanda na, may sakit pa. Eh, sana kuhanin na kayo. Diba? Ganyan ang sinasabi. Pag mayroong bata na namatay, ano sasabihin ng mga tao? Ay, sayang naman. Bata-bata pa na, matay na. At sabi ko, eh, doon ako lalagay, doon sa bata pa, para maraming nangihinayag sa akin. Kaysa doon sa akin, pinagtutula ka na. Diba? Kasi pagka 90 na edad mo, at ikaw ay may sakit, naku, hindi ka na makaulaga, sa bahay ka lang. Naku, sasabihin ng mga anak mo, naku, ang tatay ko, hindi ako makaalis kasi may alaga ako. Pinagtutula ka ka na tayo, himaw na ka na, nakapin, kumirawa ko ito. Diba? Kaya pasakrus ka pa rin hanggang sa tumanda ka. Nagiging pasakrus ka ng iyong pamilya. Pero ang pangako ng Diyos, kahit nagpapasan tayo, dinay-dinay natin ang sarili, na hindi kita iiwan ni papabayaan. Sabi ng salita mo ng Diyos, ang magtiis hanggang wakas ay isang maliligtas. Kaya ang kaligtasan ay mayroong pagtitiis na kasama. Hindi ko mo ikaw iligtas na, eh, happy go lucky ka na. Tuloy-tuloy ka pa rin. Sabi nga ni John Wesley, na isa sa pundasyon ng Methodist, iyan ang sinusunod natin, ang ating theology, ay we are going to perfection. We are not perfect. Hanggang ngayon, walang perfecto sa atin. Pero tayo'y nagsisikap na maging perfecto araw-araw. Kaya sabi ni John Wesley, hindi niya itinuturo yung daily devotion. Sino sa inyo nagde-daily devotion? Yan, maganda yan. Kasi yung daily devotion, self-study yan. Huwag lang kayo umasa sa sermon. Kulang yan. Huwag lang kayo umasa sa group prayer meeting, group sharing, group Bible study. Kulang na kulang pa yan. Ang mahalaga, meron kayong sarili pa rin pag-aaral at tinatawag doon ay private devotion, personal devotion, quiet time. Kung kayo nagbabasa ng Biblia, sa quiet time, doon naman nagsasalita ang Diyos sa inyo. Kaya, huwag lang kayo puro magbasa. Kailangan manahimik ka. At pag nahinahimik ka, doon magsasalita ang Diyos sa inyo. Kaya tayo, nagkakaroon tayo ng spiritual retreat. Hindi lang once a year ang retreat. Dapat madalas. Eh, gusto ba ma'am, isa lang magsalita ang Diyos sa'yo? Kaya kahit monthly, quarterly, magkakaroon ka ng retreat kasi ito ang nagsasalita ang Diyos. Lagyan niyo ng konting fasting ng mga isang araw. Dala ko talaga, mientras ikaw ay napapagod, nalalata, doon nagsasalita ang Diyos. Ano pa pala talaga ang plan ng Lord sa akin? Diba? Si Pinoy, bago siya mag-design na maging mandidato ng presidente, nag-quiet time siya, di ba? Pumunta siya sa mga madre. Ilang araw siyang nagkulong. Na, kasi binubuyo siya maging mandidato ng presidente nun. Eh. Namatay yung nanay niya. Sabi niya, ikaw, karapat dapat. Dapat nun eh, ang malakas na malakas nun eh, si Binay. O si, yung may-ari ng Camellia, si Bilyar. Si Bilyar na mananalo nun.
meron namatay si Kore, ibinuyo ng tao ito si Pinoy. Si Pinoy naman hindi agad sumagot. Maganda yung ginawa niya. Pumunta siya sa mga madre, humingi siya ng advice, tanahimik siya o ilang araw. At dumating yung decision niya na siya tatakbo ng presidente. Galing sa itaas yung kanyang desisyon. Hindi siya iniwan. Binantayan siya sa panahon ng kanyang pagbubulay-bulay. At ano nangyari sa kanya? Naging presidente, di ba? Nanalo. Yun yung proseso. Kailangan natin ng pakikipag-usap sa Diyos. Pero si John Wesley, ayaw niya ng daily devotion. Yan ang problema. Paano yan? Akala ko, pastor, eh, gusto niya mag-devotion. Bakit sabi ni John Wesley, daily devotion, ayaw niya? Alam niyo, sabi ni John Wesley? Sabagat ang sabi ni John Wesley, ang kailangan natin gawin, magkaroon tayo, makinig kayo, makinig. Makinig. Kailangan mo, nilalabanan ni John Wesley devotional life, devotional time. Ang gusto ni John Wesley, magkaroon tayo ng devotional time. And devotional life. Dinuktuman niya. Parang sinabi ko kanina, yung si Jose Rizal, pag-asa ng bayan, kay Jose Rizal, mapataan, kay John Wesley, devotional time and devotional life. Yung devotional time kasi, misan, Ate Raquel, huwag kang mga gagalit. Gano'n ka ba katagal pa kung mag-devotion? Ilang minuto? Depende. Oras. Isang oras? Oh, mahaba. O, sino sa inyong ahaba sa isang oras? Meron ba lalaban? Dalawang oras. Sino yung limang minuto? Limang minuto. Ha? 30 minutes. Yan, limang minuto. 30 minutes. Diba? Ang devotional time kasi, limitado na. Sino mo sa inyo nakakalimot pag devotional time? Ayun ako, mas marami nakakalimot. Di ba? Mas marami pa rin nakakalimot eh. Kaya sabi ni John Wesley, devotional life. Pag ikaw ay devotional life, ang ibig sabihin, every minute, every second ng iyong buhay, ikaw ay nasa Panginoon. Mas mayroon nga yung gusto ni John Wesley. Yun ang gusto niya. Yun yung krus na pasan-pasan natin eh. Paglinggo lang, meron devotional life. Eh, minsan eh, dagatnan mo pa sa church eh, diskusyonan. Parang hindi, devotional life. Magmi-meeting ang board, nag-aaway, pero sinisikang si pastor tsaka si Jaco Misa. Wala namang ganyan. Pag umuwi ng bahay, ang pag-uusapan, ang ulam nila, si pastor. Si pastor naman, pinatamaan ako sa sermon. Dapat tayo na-bless eh. Yun ang pag... Kaya sa susunod, hindi na ako mag-a-attend pag si pastor nung a-attend ang magsesermon. So, di ba? Pag kumakain na, ang ulam eh, yung kapatid niya sa church. Si kapatid naman na yun, pinati ko, hindi okay naman yan. Yun ang pinag-uusapan. Hindi pinag-uusapan yung mensahe na ibinulong sa kanya sa pamagitan ng mensahe ng Diyos sa araw yun. Kundi ang nananaig ay yung kanyang mga negative comments na nakita sa kanyang pagtalo sa church. Yan ang nakita niya. Kaya yung church hindi naging blessing sa kanya. Naging pasumpa-sumpa. Sabi niya, hindi ka ang pagtanitin. Pasumpa-sumpa ka ba? Nandiri ko, masumpa-sumpa ako, tapos minumuro yun. Minumuro yun yung sumpa kasi hindi naman din nagagawa. Kaya minsan sa church, huwag kayo magsusumpa. Baka magsumpa ka rin sumpa eh. Hindi naman pala magawa. Kaya sabi ng Panginoon, ang tapang salita ay kung loloobin ng Diyos. According to His will, we can do that. Kaya ako, nung umuwi ako rito sa Pilipinas, ang haba ng aking itinerary, pinakita ko yata sa iyo.
Mula day 1 hanggang day 15, walang tigil yan sa ilalim nun. Kung ipagkakaloob ng Diyos. Okay, kasi meron din sa schedule ko, may nakasal na ibig. Napalitan. So, ganun. Marami tayong cross na papasanin yung devotional life ang kailangan nating pasanin. Ang devotional life, hindi yung pagdating lang ng Linggo, kayo ay banal na banal. Pagdating, paglabas ng pintong yan, tapos na usapan. Ha, balik ka na sa dati. Ha, pagka nagtitinda ka ng mangga, eh, ikaw para kumita ng maganda, pipihitin mo ng konti yung timbangan para bumigat-bigat naman. Ha, alam mo, dyan sa monumento ng araw, ganyan, di ba? Madalas ako mabiktima niyan eh. Bili ka ng lasones, kalahating kilo. May napagkaan, mura pala eh. Pag binilan mo, kulang sa timbang. Buti nga, hinuhuli na yan, ano? Ha? Kaya meron ako isang libro na binabasa. Merong forward doon. Sabi doon. Yung libro na yun, pag binasa mo, na sinasabi noon, ng author, nung nagbigay ng forward. Yung forward kasi, halimbawa, nagsulat ako ng libro, nababasa ko kay Pastor, Pastor, basahin mo ito. Magbibigay ka ngayon ng forward. Sasabihin mo, rekomendasyon mo, na itong libro nito ay nire-recommend ako, nabasahin nyo, sapagat ito ay marami kayong matututunan. Ayan, ang author noon ako, ini-endorse niya. Yan ang ibig sabihin ng forward. Ngayon, may nakalagay ito. Kasi about sa Methodism yung libro eh. Sabi doon, a Methodist, you cannot ignore a Methodist. Hindi mo raw pwedeng baliwalain ang isang Methodista. Huwag ka tayo galing sa Methodista eh. We are promoting Methodism bagamat hindi na tayo kasama sa United. Ang ibig sabihin lang ko, ang isang mananampalataya, ang isang Kristiyano ay kailanman ay hindi mo pwedeng paliwalain. Bakit? Bakit nasasabi na ang kabataan sa KFC ay hindi pwedeng paliwalain? Ang member ng KFC ay hindi pwedeng paliwalain. Sapagkat sila ay namumuna sa paggawa ng ayon sa kasulatan ng Diyos. Sila ay namumuna sa pagsunod sa salita ng Diyos. Sila ay namumuna sa paggawa ng tama na sa akala nila ay yun ang talagang pinaninindigan nila na turo at aral ng Diyos ang kanilang ipinamumuhay. Kaya pag nakita yan ang mga tao sa labas, ay hindi nila pwedeng baliwalahin ang mga tao na yan. Sapagkat sila ang namumula. Talagang malaking challenge po yan. Malaking challenge. Sapagkat ang Panginoon, nakita mo, ang Panginoon ay nuhusgahan ang mga Hudyo during that time, ang mga Jewish time, di ba? Noong ang Panginoon ay nagkatawang tao, kasama niya yung mga alaga, nangangaral siya. Sinusundan siya ng mga paraiso at eskriba at mga Hudyo. Yun ang kanyang follower, dalawa eh. Follower niya, totoong sumusunod sa kanya. Yun ang isa, naghahanap ng mali. Mga Paul Finder na follower. Sa church, maraming ganyan, di ba? Mga Paul Finder follower. Sinahanap lang kung saan magkakamali si Pastor. Meron naman, nga, kay Jesus, ganon. Kung saan magkakamali si Jesus, kung saan naman pinangangaral si Jesus. Kaya doon si Jesus ay nagpagaling sa panahon ng Sabat, ng Sabat. Ano? Yung amo ko sa Amerika po, Hudyo, Rabbi. Talagang leader ng mga Hudyo. Kaya kami nag-aaral. Napakahigpit. Napakahigpit sa panuntunan. Sabado, sa biyernes ng gabi, bawal na silang gumawa. Conservative Jewish yung amo ko eh. Pati yung pangpunas ng puwet, toilet paper, hindi nila pwedeng punitin yan tuwing araw ng Sabado.
pinapupunit sa akin yun. Pinupunit ng mag-asawa. Pupunitin na nila ng Biyernes. Pupunitin na yan. Maraga. Hanggang sa gagamitin nila ng Sabado. Ng Biyernes ng gabi hanggang Sabado. Bawal na silang mag... Kalang, pati yung punit lang yun. Malaking issue yun. Napakainit sa pagsunod. Di ba? Ganun sila. Kaya yung nung si Jesus ay nagpagaling sa panahon ng Sabat, nakakita siya ng mga Paul Pinder ka, na follower. Hoy, bakit mo ginagawa yan? Sa ngayon dito sa 2x2x4 na kasulatan. Eh, huwag kang kikilos, gagalaw sa panahon ng pamamahinga. Eh, bakit mo ginagawa yan? Labog yan! Sa kautusan! Ako, pinakaso ni Jesus, di ba? Pinakaso niya. Eh, sabi ng Panginoon, eh, kung ikaw pa eh, may baka nahulog sa palo. Eh, araw ng pamamahinga. Ano gagawin mo? Papabayaan pang mamatay baka mo? Hindi ba tililigtas mo rin yan? Dahil nangihinayat at ilang kilo, magkano sa kilo ng baka? Ah, di ba? Eh, nililigtas ng mga utyo nun eh. Pag nangyari yun eh. Kaya yun ang ginawa example ni Jesus eh. Di ba? Kasi, huwag kayong mapagkunwari, sabi ng Panginoon. Kunwari, kayo napakahusay nyo na sumunod-sumunod. Pala eh, hindi pala totoo ang pagsunod. Bakit ang tao na? Kaya, ang sabi nito, and follow me. Ang gusto ng Panginoon, tayo'y sumunod sa Diyos sa mas malalim. Nakaparaanan. Alam niyo, pagsunod sa paano, malaking issue yan eh. Kaya ngayon, nagkaroon ng mga division ng mga churches. Kasi, sa kanila, pagka hindi ka naglululuhod at lumulundal at umiiyak, hindi pagsunod sa kanila. Hindi ka raw, wala ka raw intensive commitment. Well, pagka ikaw'y mananalangin at hindi ka umiiyak, wala kang intensive prayer. Ang prayer mo hindi totoo sa puso mo. Pag hindi ka nag-i-spirit tapos, eh hindi ka raw totoong sumusunod sa Panginoon. Kaya yung nilagyan na ng maraming kulatilya to, pagsunod na to eh. Pero simple-simple lang naman ang gusto ng Panginoon dyan eh. Pinahirap ng relihiyon. Kaya kung minsan eh, relihiyon eh. Kaya maging, ano tayo, matalino tayo. Hindi lahat na nagsasabing kami sumusunod sa Panginoon, sumusunod. Napakaraming kondisyon. Pero ang relihiyon ang nagbibigay niya. Hindi ang Diyos. Ang Diyos ay simpleng pagsunod lang sa Kanya. Tanggap yan. Eh ngayon, eh, pag ikaw ay sumapit doon sa relihiyon na bawal ang malambong, eh, yun, pwede. Si Pastor Rod, malapit na rin, bawal. Kailangan nakadamit, na maganda, nakaputi, ang damit, hindi pwede hindi nakaputi. Ha? Mahaba ang buhok. Sabi sa Biblia, kailangan ang babae, mahaba ang buhok, ang lalaki, negri ang buhok. Yeah, sa Chichorono, may napakarami regulation dyan. Ha? Bistida, ang kakainin, ako, lahat ng yung mga hudyuhal, bawal ang halal, kailangan halal, kailangan ay kosher, bawal ang mga baboy, yeah, lahat ng masasarap na yan, ibigay niyo sa akin, kakainin ko yan. Mga pata, kabawal, sumpo, dugo, bawal, lahat, napakaraming binawal para makasunod. Masyado ng ninegosyo na ng relihiyon. Tinatakot ang tao ngayon pag hindi mo ginawa yan. Hindi ka makasusunod sa Diyos. Pinahirap. Kaya itong malaking pagsunod sa akin, ang pangalaking masakit to yan. Yan, dapat tumig ka niya. Lahat ako tumig ka niya ng bottle yan. Ako kayo eh. Ya, ay, huwag pala tigil. Ako nga, inuubo eh. Purihin ang Panginoon dahil hindi na ako inuubo ngayon. Purihin ang Panginoon. Kali, inuubo ako kagabi. Iihit ako nung mo. Alam ka, pagsiseremon lang pala. Mawala ako. Ayaw pala siya. Mawala. Yan ang pinahihirapan tayo ngayon ng relihiyon. Yung pagsunod sa atin,
sila ngayon ang bibigay ng prescription. No, hindi ko na babanggitin yung mga pangalan. Eh, pero alam na naman ninyo yun eh. No, kaya pinihirapan yung tao, kailangan. Maghirap ka, eh sabi ng Panginoon eh, di ba? Bakit? Kailangan pa ba natin mag-penetration? Nasabi ko sa inyo. Hindi na, sapagkat ginanap na ang lahat na niya eh. Ginawa na lahat. Hindi mo na kailangan mag-penetation. Hindi mo na kailangan pahirapan ang sarili mo para masumunod sa Diyos. Ang kailangan na intindihin niya, intindihin natin yung sinasabi natin. Sinasabi ng Biblia, sinasabi ng mga pastor na tayo sumunod sa Kanya. In an easiest way. Pero wag naman ninyong aabusuhin. Kasi minsan yung easiest way naman, ayun na. Pwede naman pastor manalangin kahit saan eh. Ba't ba ako papunta na? Eh, titiwalag kita. Pero masabi doon ng iba, di ba? Pag hindi ka dumalo, itiwalag ka naman. Yun ang panakot nila. Pag hindi ka dumalo, titiwalag ka. Yung prescription ng relihiyon nila yun. Kaya ang mga tao, sumusunod sa Diyos sa takot. No, ako eh, sa kumpanya ko, marami kong Iglesia ni Cristo na kasama noon eh. Ako, binibini-witnessan ako. Sabi ko, alam mo ako, kapit eh, ako eh, nakakilala na sa Panginoon. Ako'y masaya na sa pananampalataya. Ako, hindi, kakulang yan. Galing. Galing ako, mapakahama ako doon. Sabi ko, eh, kailan ba day off mo? Kasi may oras kami, may day off. Doon sa day off, pupuntahan ka lang aming ministro. Paliliwanag ka, paliliwanagan ka. Eh, sabi ko sa inyo, doon ko pwede, biniro ko. Eh, bakit? Mahilig ako sa dinuguan. Eh, paano ako yan? Hindi ako makakakain ng dinuguan. Eh, ano mo, ikaw, eh, maiintindihan mo kung bakit ka bigan yan. Maliliwanag sa inyo ng aming pastor, ng aming ministro. Ayan. At pag may sambay yun, nung ako naman eh, manager pa nung tahian namin sa planet. At tumakanggap kami ng ano eh, ng mga por, mga yung mga katilena, yung mga tahi na galing sa abroad. Yung mga tahi na imported. Dito gagawin, dito subcontractor kami, takay namin, dahil isi-ship sa Amerika. Merong due date yun. May date yun. Mananahi ko, yung mga sampu pala, Iglesia ni Cristo. Sabi ko, maglalami tayo ngayon kami, ha? Overtime tayo. Kasi date due natin sa Sabado, kailangan i-ship yung tinatahi natin yan. Mga baby dress pa lang, araw, ano, tatanda niyo ba yan? Uso-uso yung nagpapatay rito yung Amerika ng baby dress. Eh, libo-libo yan. Walang container yung pupuloy natin. Na ginawa ko yun, nagpasain ako ng maraming kalderong, kakain tayo, libre pagkain. May pabalik pa. Para malakas kayo, hanggang alas 2 na umaga tayo. Baba na tayo, pagkain, pagkakain, dire-direcho. Bukas, ganun din. At hanggang hindi natin ay sisik. Libre pagkain, libre balon. Para kayo eh, lakasan. At hindi mo kayo magtampo sa akin. At may plus na sweldo. Talaga, lahat yung pinangako ko, wag lang akong masira sa due date, di ba? E de, opo kayo ka, sir. Habe, kumain ako. Ano, alas 6. E, alas 7, dapat eh, nandun sila. Kumain ako. Pagdating ng alas 7, bumunta ako sa tahian. Lilima tao. Habe, kamo nasaan yung iba? Eh, naku po, sumamba. Eh, webis pala yun. Eh sabi ko, hindi ba nga kung pinakiusapan ko na tayo may tatapusin. Naku eh, kahit daw nyo tanggalin sa trabaho, galing. Hindi namin pwede ipagpulit yung pagsampang. Malupit ka ako talaga. Kaya kinapaupo lang. Umanga ako ro sa ganung bagay. Talagang ganun sila sinabihan. Ganun nila ipinaglalaban. Kahit tanggalin sa trabaho, hindi sila kagalaw, hindi sila mauuga. Ha? Malupit, ano? Nung ako naman ay nagkaroon ng opportunity na, ay naku, maraming kabataan ako na ipasok ng trabaho dyan sa Malinta. Diretso nitong Malanday, Malinta, di ba? Dyan ako dumaka rin eh. Diretso pa doon, tapos sa may Ramitex, yung dating Ramitex, kakaliwa ka, mayroong ano doon, nagdadayin ng mga tela.
naging kaibigan ko yung general manager sa personnel, si Mrs. Tan noon. Isa siya sa kasosyo ng planta na yun. Sabi niya, Pastor, gusto ko kukuha ko ng mga membro ko na gagawin kong tauhan. Abay, ako salamat. Makapagbigay kami ng opportunity sa mga membro. 100 kabataan ang nadala ko ron. Oo, ang kondisyon lang. Pag nagka-problema, pastor, yung mga kabataan ko, ikaw lang ang usap ko yan. Kailangan sumusunod sa iyo lahat yan ipapasok mo. Pag hindi, hindi na ako kukuha sa iyo. Eh, bakit ganyan ang kondisyon mo? Kasi, ganyan ang ginagawa sa akin ng mga iglesia ni Kristo. Ang katapat kong nagpapasok doon, iglesia ni Kristo. Sa iglesia ni Kristo, pag sinabihan sila, bawal ang welga, walang sasali sa welga. Ipapasok ka ng trabaho, pero huwag kang lalabag. At ang kausap yung nagpasok yung ministro, at hindi ka lalabag. Eh, humangan na naman ako sa iglesia. Kasi yung mga ipinasok ko, pagkaroon ng 3 buwan, mga nagre-reklamo. Napapatawag tuloy ako ng opisina. Pag napapagod na, nagre-reklamo. Eh, ganito. Nakaw, ako kaya nagharap ng trabaho. Ngayon, ako, panay naman reklamo nyo. Eh, pero hanggang ngayon, meron na iwan pa rin doon. Siguro mga 5 naging supervisor na. Ngayon. Kaya ang nangyari naman, nagtatago ako. Pag nanganak, ginagawa akong ninom. Pero ngayon, hindi ko alam. Pero alam ko, balita ko, buhay pa. Kaya nasabi ko, maganda ito. Lalo, malapit lang sa inyo yan. Yan, eh, balikan natin. Si, alam ko, wala na si Mrs. Tan. Pero may yung pumalit sa kanya, alam ko, ay, naging kakilala ko pa rin ang personal manager. So, yan, marami kami yan. At malapit dito sa kanita. Pag-aralan natin, sana makuha natin. So, binanggit ko sa inyo yan sapagkat yung pagsunod sa Panginoon ay talagang dapat ay malalim na pagsunod. Hindi yung pagsunod lang pag ikaw ay masaya, malikaya, walang problema. Kaya ka nakasusunod. Ganyan ang sinabi ni Satanas kay Hong. Di ba? Sabi ng Panginoon, oh, tingnan mo itong anak ko si Hopo. Talagang faithful eh, sumusunod sa akin niya. Di ba? Pinagmalaki pa ni God si Hopo eh. Kay Satanas eh. Eh, sabi ni Satanas, no, charot. Charot na naman. Eh, bakit? Eh, kaya mo lang sumusunod sa iya. Pinagpapala mo kasi niya. Lahat ng blessing sa langit, inubuhos mo dyan. Kaya iyan, eh, sumusunod sa'yo. Ilagyan ko ng, bigyan ko ng problema yan. Palagay ko, isusumpa ka na yan. Di ba? Eh, sabi ni Lord, sige, binibigyan ka ta ng kapahintulatan, pero huwag mo lang papatayin. Ano yung limit? Kaya ang ginawa, binigyan ng mga problema. Ayan, napakarami. Kung isa-isa yun, gagabihin tayo. Ang bottom line, eh talaga, nawala ang kanyang una, kayamanan, aga, kasi kayamanan mga ayaw. Anak, asawa, nawala, sakit, nagkanda-sakit-sakit na siya, kaibigan, lahat, umalis sa kanya, nawala sa kanya. Ang asawa niya, binubuli na siya. Oh, sumpahin mo na yung Diyos mo na yan. Nakamatay ka na. Eh, ganyan ba ang Diyos na yan? Kung kailan ka naglilingkod, at saka ka pinahirapan ng pinahirapan. Si Satanas ang pala gumagawa nun. No? Isi ka. Ha? Kaya mga anak, mga kapatid, mga kapatid. Pag dumadanas kayo ng gano'n, eh, tulad ng buhay ni Ho, pinahintulot lang ng Diyos. Pinahintulot niya kasi meron siyang purpose. Ang purpose no, tingnan kung talagang pagsunod mo sa kanya yung totoo. Ano? Ayaw niya kasi ng alagad niya eh. Alagad-alagad lang. Sunod-sunod at kunwari. No, kami, ako, nang binata ako, naging, bago ako naging mananampalataya, eh talaga may sinundan lang ako chicks doon sa church eh. Nasa Yemilip ako nun, Yemilip eh. Eh, magagandang kabataan nun. Ako, edad 14, nagigitara ako, hanga sa akin.
long hair ako, no? Umahanga sa akin mga kabataan, no? Wow! Dami kong follower, ano, no? Malapang text ng araw, no? Aba, yun ang naging daan. Tapos, eh, nung nawala yung mga kabataan, mga dalaga ron, natira kami mga lalaki, nako, nako, tinamad na ako. Pagka Sabado, naglalaban na ako ng damit ko. Maganda, pinaplansa ko. Papa-impress na ako dun sa susunod ko para mapansin ako. Abay, nawala eh. Nag-alisa, nag-aral, punta sa Manila, ganun-ganun, nako. Eh, lumipat ako sa Methodist. Kasi yung tatay ko, Methodist, yung nanay ko, Yemilip. O, lipat ako sa Methodist. Ah, marami doon, marami. Maraming kabataan na babae. Yun. Ipinahintulot ng Diyos na yun pala ang naging daan upang ako'y makakilala at lumalim sa Panginoon. Kaya ito si Ho, eh sabi ni Satanas, oh, kaya naman sumusunod sa yun, masaya lang ang buhay niya. Pero nung binigyan ang problema, yun nga, to the end of the story, to show God, napatunayan natin na hindi bumigay si Ho. Hindi sa sumuko. Kung ngayon, kung may nag-aaral na sa seminary, pinag-aaral na, sabi daw eh, mythology lang yun. Pero kahit na mythology yun, ibig sabihin ng sumatotalo, yung siya'y hindi sumuko. Kung sinasabi ng Biblia, masyadong cinematic, pinahirap. Masyado mong pinahirap, parang hindi mo totoo yun. Di ba? Nagka-cancer, nagka-wanono, gano'n pa rin. Cinematic, pinaganda. Sinasabi ng mga nag-edit ng, alam mo, sa seminary, ganyan eh. Pero ang ibig sabihin lang nun, hindi sumuko. Yun ang totoo. At hindi mapasubalian ng mga theologian na kung hindi man literal na nangyari sa buhay ni Job ang mga bagay na yon, hindi sumuko sa lahat ng problema. Yun ang mensahe nun. Sino sa inyo walang problema ngayon? Sinungaling. Diba? Lahat tayo may problema. Walang paglagay ng problema. Pero ang kailangan, huwag kang susuko. Laban! Kahit makakita ka ng parang ikaw ay mabubol na. Ano, lalo na sa buhay ng mga pastor. Kaya huwag kayo tututok sa mga pastor. Huwag kayo pupuha ko sa akin. Mabuboy kayo. Isang pastor na hindi ko nasasabihin kung saan church, ngayon ay nagtatago sapagkat may kasong rape. Diba? Kaya huwag kayong tututok sa amin. Kaya pagka naalaman nyo, nako, pastor namin eh, na lagay sa social media. Kaya ako'y ayoko na. Diba? Pagsubok na yan. Kung sino mga kapatid nyo, nakita nyo na may kahinaan. Yan, sabi ng banal na kasalatan, yung may kahinaan. Sabi nga, church is not a museum of saints. Ang iglesia raw ay hindi displayan ng mga santo. Kung hindi ang iglesia ay isang katulad ng hospital. Kamutan. Kaya dito sa church, hindi dapat ang judgmental. Kaya dito, bawal ang judgmental. Bawal dito ang mga hatol sa kapwa. Ang kailangan dito ay magpapalakasan, tutulungan sa abot ng kanyang makakaya, hindi dadaganan yung nabumabagsak kay sisipain pa. Hindi church yan. Kaya pagka nakakita kayo ng mga kasama nyo, mga member natin, na medyo humihina, huwag ninyong lalayuan. Yan ang mali-mali sa church. Ang nakakita, yung mga mahina nilalayuan, parang lalakas yun. Tingnan mo ang Panginoon, pinupulaan siya ng kanyang mga fault finder na taga-follower niya nung siya ay pumunta sa bahay ni Sakyo. Nagalit yung mga Pariseo, mga Hudyo. O bakit ganyan ang leader niyo kumakain sa bahay ng makasalanan? Diba? Ay sabi ng Panginoon, alam lang kasi natin, John 3.16. Basahin natin yung John 3.17. Mag-level up tayo. Pakibasa, John 3.17. John 3.17. Oh, kasi 3.16 lang, huminto na kayo eh.
Mag-level up tayo. Pakibasa po yung 17. Okay, remark natin. John 3:17. 17. At ako'y inom ng tubig. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Mo, John 3:17, hindi siya nagpalito para, ano ang sumunod? Husgahan. Hatulang maparusahan. Hatulang. Oo. Kaya bawal ang judgmental. Ano, o hindi para para iligtas ito sa pamagitan niya. Kaya pag tayo po'y nakakita ng ating mga kasamahan na nangihina, huwag niya ni huhusgahan. Pag pumasok sa kapilya, ay nako, salamat, naligaw ka yata. Nako po, hinusgahan na. Matagal na hindi dumadalo sa kapilya, sa church, dumalo, oh, naligaw ka yata. Anak natin na pa. Eh, hindi na babalik yun. Naligaw pala. Dapat na yakapin natin. Ako, salamat kapatid. Matagal ka na namin, miss na miss. Yun, nakatid yun. Bibigyan ng upuan, bibigyan ng tubig. Ha? Hindi yung bibigyan ng chismis na ko. Yan eh, kahit hindi dumadali. Kasi eh, iba na kasama sa buhay niya. Kasi eh, kaya na eh, ano eh. Tumataya na ng huwerte niya. Kaya ikay, naglo-loto na yan. Ayan ang hanap po, ikay niya, loto. Kaya nahihiya na pumunta sa pilya. Mismo saan ang galing yung bully? Sa loob ng church. Mga kapatid, pag ganyan ang ugali natin, hindi church to. John 3:17, huminto kayo sa 16. Na? Ituloy niyo 17. Hindi para hatulan, wala tayong. Isa lang ang salapi ng Panginoon sa atin na inalis. Ibinigay sa atin ang lahat ng kapangyarihan. Isang bagay lang ang hindi ibinigay sa atin. Ang paghatol. Sabi ng Panginoon, the judgment in mind. Ako, ang hahatol. Siya lang ang mayroong paghatol. Kaya kung tayo susunod sa kanya, susunod. Kahit sa anong paraan ng pagsunod, sumunod tayo. Yung walang standard mode ng pagsunod. Hindi kailangan ganito ang suot para makasunod sa Panginoon. Hindi dapat kailangan magandang magsasalita, magandang manalangin. Kailangan marami kang memory verse para ka makasunod sa Panginoon. Hindi kailangan niya. Pinahihirap ng iglesia. Simple lang gusto ng Diyos. Deny yourself and take up his cross and follow me. Yun lang, simple lang. Huwag niyong pahirapin. Kaya ang relihiyon ay nagiging daan para minsan humirap eh. Ha? Noong araw, hindi pa uso yung praise and worship. Malaking issue yan. Noong panahon namin, nagkakahiwala yung church dahil sa praise and worship. Kulang kasi sa paliwanag. Yung church ng may kawayan niya tayo. Yung mga kabataan gusto praise and worship. Yung matatanda, ayaw. Ang ginawa ng mga kabataan, ayaw ninyo, ha? Huwag mo. Ayaw nyo, huwag mo. Ano ginawa ng kabataan? Lumalis. Lahat ng kabataan, umalis sa church. Nagtayo ng sarili na puro praise and worship. O di nawala nyo kung may kawayan. Naubos yung metro. Para sa mga matatanda kasi, hindi pagsunod yung praise and worship. Para naman sa kabataan, hindi pagsunod yung tahimik. Parehong mali. Eh, sa hindi naintindihan. Walang standard mode. Walang prescription na ibinigay ng Diyos na ito lang ang paraan na to para kasumunod sa Diyos. Kaya iba, may nananalangin na tahimik, hayaan mo siya roon. May nananalangin na lumulundag, hayaan mo siya roon. Yung isang nananalangin na nagtututuwag. Ano, kamukha ng mga Islam, pinag-aralan namin talagang may daladalang parang carpet yun at pagsta yung oras ng pagsamba, paghalal, sasala yung sasala. O, halihan mo siya lang. Walang standard mo. Ang Hudyo, ang Jewish, ang Islam, ang Hinduism, ang Scientologists,
ang Confucianism, lahat iba-iba paraan, walang standard mo. Yan ang maganda sa Kristiyano. Bukas ang isip natin dyan. Hindi katulad nila. Sila ang nagsasara. Kasi pagka ikaw ay hindi mo gagawin ang ginawa nila, hindi ka tatanggapin. Pag ikaw ay kumain pa rin ng dugo na pumasok ka sa nila, titiwalag ka. Diba? Sa Kristiyano, lahat ay naunawa pagkat maliwanag sa atin ang pagsunod sa Diyos. Pero huwag mo naman aabusuhin. Yun naman ang requirements. Huwag aabusuhin. Eh, sabi pala ni Pastor eh, pagsunod, pwede kanya-kanya eh. No. Huwag naman aabusuhin. Kasi nga, tayo, meron tayong charge mula sa Panginoon ang kapangyarihan. Inanoint niya ang mga pastor at nag-anoint siya ngayon ang mga leaders. Kaya sabi niyo kanina, hindi kayo member dito, nadinig ko eh. Nadinig ko rito kanina, Pastor, hindi kami dito member. Leaders. Yeah, di ba? Amen ba yun? Amen. Hallelujah. Hallelujah. So, mga kapatid, pwede ko bang hilingan kayo tumayo? At tayo yung mananalangin sa Panginoon. Alam niyo, ang Panginoon ay matagal nang naghihintay sa atin. Tinatawagan niya tayo, hindi lang maging anak niya, kundi tayo maging alagad niya. Pinasimple ng Diyos ang paraan para tayo makasunod sa kanya. Huwag nating hayaang pabigatin pa ang paraan. Napakasimple lang. Pag-aralan natin, subukan natin, itinay natin ang ating mga sarili at pasanin natin ang cross sa ating mga buhay at tayo sumunod sa kanya. Tayo manalangin. Panginoon, salamat sa iyong mensahe sa umaga dito sa atin. Na tinatawagan mo kami na patuloy na sumunod sa iyo, na sumunod bilang alagad at hindi lamang mananampalataya mo. Sumunod na isang alagad na handang magsakripisyo, handang lumaban habang alamang ipagtanggol ang pananampalataya na tinanggap namin sa iyo. Alam namin, Panginoon, na hindi namin perpektong magagawa ang bagay dito. Subalit na sa aming mga puso na kami araw-araw ay sinusubukan namin maging ganap sa iyo. Kaya hinihiling namin, gabayan mo kami, Panginoon. Hindi namin kayang gawin ito sa aming mga sarili. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Sa kasalanan ng aming isip, sa kasalanan ng aming mga layunin sa buhay, sa kasalanan ng aming mga naitatanim sa aming mga prinsipyo. Patawarin mo kami, Panginoon. Naway, sa mabilis na takbo ng araw, panahon, huwag masayang ito, Panginoon. Kundi magamit mo kami sa iba't ibang kaparaanan habang kami malakas, habang kami bata pa, habang kami may pagkakataon, at hindi yung panahon na kami matanda na hindi na namin kayang magawa ang mga pinapagawa mo sa amin. Gabayin mo, Panginoon, ang church na ito, si Pastor Rodney, ang kanyang asawa at ang mga leaders ng church na ito. Patuloy namin sila nilalapit sa iyo, Panginoon, na sila ay nangunguna sa iyong banal na gawain. Pakabanalin mo sila, Panginoon. Hawakan mo sila. Ikaw ang patuloy na humawak, Panginoon, sa bawat isa sa amin, lalo na sa mga leader ng KMC nito. Gampayan, ganapan. Ingatan mo rin, Panginoon, ang aking ministry sa Amerika, sa iba't ibang kaparaanan, at sa pagsuporta sa abot ng aking mga kaya sa pamagitan mo sa church nito.
Hoy, malayo pang aming marating sapagkat malayo pang iyong pinararating sa amin. Nadalangin namin ang may-ari ng bahay na ito, si Brother Manny Acuña. Samahan mo sa Panginoon, bigyan mo siya ng patuloy na gabay ng iyong panalang espiritu at ang kanyang challenge na ibinibigay sa church na ito. Kasama siya, Panginoon. Ang kanyang intention, ang kanyang puso na kanyang ipagamit ang kanyang mga lupain upang mapagtayuan ng isang magandang maayos na lugar sa darating ng Panginoon. Alam mo, Panginoon, ang aming mga layunin ngayon pa lang sa iyo namin ikinukonsulta, inilalapit, Panginoon, ang bagay na ito. At ang mga programa ng iglesia na ito, ng church na ito, na maabot ang marami pang mga kabataan, mga tao sa lugar na ito, Panginoon, i-bless mo naman ang mga banal na layunin ng plano ng ito. Sa iyo namin, Panginoon, pinagtitiwala ang lahat ng ito. At gayon din, pinadalangin namin ang lahat ng kagalingan na kailangan ng iyong mga anak na narito na merong mga kagalingan, financial healing, Panginoon, merong physical healing, merong emotional healing na kailangan namin, Panginoon. Ikaw ang magbigay ng lahat ng kagalingan ito. Patuloy mo silang gabayan at sa pagkalobo, Panginoon, sa susunod na taon, ako'y muling makabalik sa lugar na ito sa buwan ng Agosto upang muli kitang ipagmalaki, ipagmapuri na ikaw ang Diyos na gumagabay sa aming pamilya, sa aming ministry, sa aking buhay upang isigaw ko, Panginoon, ang iyong kagdakilaan na ikaw ang Diyos na pagpapala nag-aingat sa akin sa araw-araw ng aking mga gawain sa Amerika. I-bless mo, Panginoon, ang bawat sa amin. Samahan mo nawa kami at ito ang aming pananampalataya at alam namin ito'y aming tatanggapin sapagkat ito ang aming pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng amen. Amen, amen. Purihin natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon.